material, wala po ako. Ang basta may tao lang po, may driver. So ito yung isang permit. So yun dapat kahit na isang permit lang, pero dapat dalawang slot yung nakalagay doon sa kanilang permit. Saka dito meron silang mga parang junk shop. Ito yun, wala na talaga, barado na yung tawiran ng tao rito. Parkingan yan. Parkingan daw. Okay, dito ngayon tayo sa Maseda, corner P. Margal. Isang Chevrolet ang nakaparada rito at ito, no? Walang driver at bangketa ang pinaradahan ito. Clamp number 199. Basta may tao lang po, may driver. So yun, nagpaalam si sir dito. Mukhang meron silang ibababa ata rito at yung sasakyan. Basta wag lang nilang iiwanan yung sasakyan, no? Mayroong driver sa loob. At para kung sakaling maikutan ng ating clamping team, hindi sila makaklamp. Okay, may notice na rin. Tuloy na tayo. Margal, corner Ibarra Street. Ito isang Toyota Avanza ang nakaparada rito. Bangketa na naman ng pinaradahan, kaya ito, naklam. Saan po, Central Market po. Central Market po. Saan po yun? May Santa Cruz po, sir. Clamp number 004. Hindi po pwede dito, Jose? Hindi po, sir. Babal po tayo dito. Doon po sa office sa Central Market po. Okay, may notice na, sayang, mayroon ata silang garahe, hindi pa pinasok sa loob. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa Florentino Street, in between ng Musa Street at Blooming Street. Ito isang Hyundai Tucson ang nakaparada rito. Ito, chinecheck lang yung ano kasi meron daw mowa to. Okay, kasi minsan na sineserox lang nila yung ano mowa, kaya chine-check mabuti kung magkaiba. Isa lang permit nito, isa lang. Naka-double ano, video man. Oh, sineserox ka. So ito yung isang permit dito. Tapos yung isang permit ng Montero din dito. Kailangan kasi yan, kung dalawang sasakyan yung ipaparada mo, dapat dalawa yung mowa mo. At magkaiba dapat yung... Kahit isang ano lang, pero yung slot ng mowa. Ah, so dapat dalawang slot. O, oh, yun. Nakalagay sa mowa niya. So yun, dapat kahit na isang permit lang, pero dapat dalawang slot yung nakalagay doon sa kanilang permit. So kung isa lang yung nakalagay dyan, hindi po pwede yun. Yung isa makaklamp kagaya ito, kalsada na yung pagkakaparada nito. Ito, naklamp to. Itong isa, hindi. Kasi meron silang isang permit dito, isang slot.
Tama boss, salang. Okay. Okay, wow. Permit ano niya eh, 842, parehas na 842 pero isang slot lang. Isang slot lang yung naka-allocate sa kanila. Okay. So ganun minsan ha, chine-check muna yan bago i-clamp kasi baka mamaya ma-clamp natin. Eh dalawang slot naman talaga yung kinuha nila sa City Hall. Okay, check natin yung clamp number. May 144. Ito ginagawa na lang yung notice dito. So kasi yan, minsan ganun nga yung ginagawa, sineserok sila. At minsan pag na, hindi napansin, hindi na na-check, ang akala nung gaya, clamping team na. Makakalusod. Yung isang permit niya is dated siya ng May. Yung isa dated naman siya ng June. Pero parehas na permit lang siya. Ang nakalagay isang slot lang. Okay. So yun ha, malinaw. Nilinaw ng ating clamping team dito ni Sir Sibukaw. Kailangan kasi pagka ganyan, dalawa yung slot mo. Para dalawa yung pwede mong pag-parking. Ayan, gaya yan. Okupado na nga yung bangketa pati kalsada. So yan ang nagbibigay naman ng permit yan na City Hall. So ang clamping team sumusunod lang naman kung ano yung pinag-uutos. Pero kung nakita naman na sumobra na yun, talagang maka-clamp sila. Okay, tuloy na po tayo. Blooming Street Extension, corner Santa Cruz Street. Ito isang Mitsubishi ang nakaparada rito. Lap number 144. Mitsubishi Lancer. Okay, yun. Meron na rin notice. Tuloy na tayo. Natin na dito asong corner Batani Street. Ito isang Mitsubishi Expander ang nakaparada rito sa kalsada. At ito meron na rin clamp. Okay, may notice na. Clamp number 245. Clamping zone area ang kahabaan ng dito asong. Huwag po tayong paparad at mag-iiwan ng sasakyan. At pagka nadaanan ng clamping team, makaklamp po yan. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, G2 Asong Corner, San Diego Street. Ito isang Toyota Revo ang nakabalagbag yung pagkakaparada rito. At dito nakalawit na naman yung likuran niya rito sa may guhit na kulay puti. Kumpara dito sa mga nakaparada rito, nakita naman natin nakadikit sila doon sa bangketa. Ito kagaya ito nakalabas na to kaya naklamp. At ito meron na rin clamp number 146. Okay, meron na rin notice. Tuloy na tayo sa kayo. Makita natin may signage dito. Ayan. No parking. Okay, yun na. Tuloy na tayo. Ito ngayon tayo sa Lacson Street, corner J. Fajardo. Ito isang Toyota Hiace ang naka-double parking na rito. Bangketa nga pinaradahan, naka-double parking pa kaya naklamp. Clamp number 184. Okay, may notice na, tuloy na tayo. Location natin na G2 Asong Corner, Caico Street. Ito isang
van na nakaparada rito. Check lang natin. Isang Isuzu Canter. Saka nakita naman natin yung pinaradahan nito, no? Pedestrian crossing, inarangan na naman dito. At meron ng clamp. Club number 194. Saka dito meron silang mga parang junk shop. Ito yun, wala na talaga. Barado na yung tawiran ng tao rito. Tinambakan na. Okay, yun, meron na nga notice. Okay, nandito pa rin tayo sa ano. Ito, Kaiko Street naman, corner Pig, Ibarra. Ito, isang Mitsubishi Mirage. Ito, meron na rin nga notice to. At walang driver to nung naklam. Okay, tuloy na po tayo. Okay, sakay na po tayo. Okay, nandito ngayon tayo sa Loyola Street, corner Kaiko. Wala. So makikita natin na ito, lagi tayo nagka-clump dito, no? Si Kuya, ano-ano pinagsasabi. So daanan ng tao to, nakita natin to. Ito, bangketa na. Tapos naman itong isang Fortuner, nakita naman natin yung pagkakaparada nito. Nakabalagbag na rito, labas na sa kalsada yung likuran nito. So yun na, may notice na rin yung Fortuner saka itong Wigo. Kita lang natin yung ano. Yung sa Fortuner. Wala pala dito eh. Kuya, anong pinagsasabi? Okay, tuloy na tayo. Okay, hindi pa tayo nakakalayo. Galing tayo dun sa Kaiko, sa may minute stop. Ito, meron parang nakahimpil na sasakyan dito. Isang Isuzu Ertiga Kaiko, corner in between ng Earnshaw at saka Loyola Street. Okay, ito meron ng clamp. Clamp number 240. So yun, nakararating lang nung driver. So yun, bumili lang sila rito sa may 7-11. So ang problema, iniwan nung ano, dalawa naman sila. Kaso bumaba pa yung driver do sa loob. Okay. Tuloy na tayo. Bumili na ako sa mini stop na lang. Wala naman sila sinabi sa akin na tao. O yun, no? Kasi yung pinaradaan niya kanya yung Wiko. So yung dito sa mini stop, di naman sinasabi na lagi tayo nagka-clamp yan. O yun,
Dito kasi iniiwan nila yung basta-basta yung mga sasakyan. Kung dalawa kayo, isa lang ang papabasa na para just in case na may dumating na clamping team, hindi kayo makaklamp. Okay, location natin na Earnshaw, corner Lacson Street. Ito yung mga nakaparada rito sa tapat ng Florida. Yung mga walang driver dito, ito, nagtatakbuhan na. Ito, isang Toyota Hiace. Anong tao yan? Club number B25. At saka itong isang Hyundai Accent. Club number 181. Walang tao yan! Pumasok lang yan eh. Nakaklap na yan, oh. Bulong panda rin, ha. So yun, biglang pinatakbo na sir, no? Ito kasi lagi sila pumaparada rito. Inabutan natin dito, saka walang mga parking ticket to. Club number 205. Saan na rin yung... Lacson, Lacson. Ano? Saan na... Sa Central Market. Central Market. Ha? Central Market. Ito, lalagay na yung notice at saka yun dito sa Hyundai Accent. Okay, meron na rin nga notice to. So tatlong sasakyan yung na-clamp natin dito. Ito, ilalagay na yun sa Strada. Ginagawa na lang yung notice dito. Club number 205. Okay, tuloy na po tayo. So yun yung tatlong sasakyan na naklam natin dito sa may terminal ng Florida. Okay. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!